Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking munting YouTube channel. Ako nga po pala si Nelson Parr, ang inyong mga kapars. Ako po isang OFW na nagtatrabaho po dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Ako po ay nakadestino ngayon dito sa Qasim Province. At naawa po ng Diyos ay maayos naman po ang aming kalagayan dito at ligtas sa mga corona dahil kami po ay nandito sa loob ng aming planta. At gusto ko lamang pong ma-share sa inyo yung aking mga karanasan bilang isang OFW, karaniwang OFW na minsan ay nakaranas ng mga suffering, yung mga hindi banget ng naging karanasan nila bilang isang OFW po dito sa bansang Saudi Arabia. Kasi hindi naman po pare-parehas yung magiging kapalaran ng mga tao dito, mga nagiging OFW. Kasi po conforme yun sa mapapagtrabahuhan mo. Katulad ko po, gusto ko lamang po ma-share sa inyo ng kaunti yung nangyari sa akin noong una kong first time ko magpunta rito po sa Saudi Arabia way back no 2003. Kasi pangalawang punta ko na po ito dito, pangalawang kumpanya ko po ito dito. Nung 2003 po ay first timer po ako. At makapunta na dito sa pag-abroad, lahat gagawin. Napakalaki po ng pangarap para sa pamilya. Tulad ng ibang mga OFW na nagnanais na maiahon ang kanilang pamilya sa OFW, isa po ako roon. So, nag-apply po ako at pinalad naman po akong makapunta rito sa bansang Saudi Arabia at ang akin pong destination point ay Dammam, Saudi Arabia noong year 2003. At ako po ay napunta sa isang establishment company. Hindi po siya company, kundi isang established rental company. Wala po siyang kumpanya, kundi kumukuha lang po sila ng tao sa Pilipinas, sa India, sa Pakistan, sa any point of any yung mga bansa na may mga nagtatrabaho, kailangan nagtatrabaho. So, isa po ako na napunta rin sa kanilang establishment na yun. Hindi lamang po ako, marami po kami mga Pilipino noon ng batch noon. So, tatlo po yata kami napunta doon sa establishment na yun. So, yun po ang isa simula ng aking pag-abroad. Na wala po sa hinagap po na ganun ang mangyayari sa amin. Sa akin, at noon po ako'y nandito na sa Saudi Arabia. Doon ko po naranasan yung umiyak. Umiiyak po ako pero walang sound. Luha lamang po yun. Na dahil po sa mga nangyayari sa amin. Kung ikaw po ay hindi isang OFW, hindi mo yun mararamdaman. Yung sakit, kasi ini-expect mo po na mapunta ka rito para makapagtrabaho at kumita ng pera para sa pamilya. So, anong nangyari po ay nagtatrabaho po kami para sa may-ari noong establishment. Ang nangyari po ay kami sinusupply, pinapaupahan po kami sa ibang mga establishment din na nangangailangan ng mga katulad namin kung ano yung mga kategori na kailangan nila ron. So available sila, katulad ko halimbawa ay ako yung isang
isang manggagawa. Ako po di pinadala roon. So, ang mangyari, mayroon po ng signing ng contract kung magkano yung fair day mo. So, ang mangyayari po doon, sila na lang mag-uusap. Trabaho ka lang. Ang masistika po noon, yung aming food allowance ay 150 lang. So, sa 150 po na yun, ginawa po nilang hulugan, 2 gibs. Para po may akala ko po, eh, dyan lang sa atin, mayroong 2 gibs yung hulugan. Yung pala dito, food allowance mo gagawing hulugan. Yung pong 150, ang unang ibibigay po ay 100 riyal. So, ikaw ay first timer, kailangan mo pong bumili ng lutuan, kaldero, sandok, bigas, mga plato mo pa, yung personal nagagamitin mo. So, halos wala na pong matitira doon sa 100 riyal doon sa iyon. Ayun po, ipaabuti mo pa ng isang buwan kasi 1 month po na pong allowance yun. So, doon na po nagsimula yung aming masamang istorya bilang isang OFW. So, yung pong isang kasama namin ay pumupunta sa mga mataong lugar doon sa mga Pilipino community. Yung mga pagdating po ng Biyernes kasi, ang mga Pilipino nag-iipon-ipon doon sa isang lugar, ay nag-iipon-ipon sila doon. Isinasama nila kami, nung isang kasama ko, sinasama nila ako doon. At sila po ay nanlilimos, nanghihingi ng 5 riyal. May maipang tawid lang po yun sa pangkain. Ganun po yun. Inabot po kami ng mga medyo matagal po yun, hindi halos na namin. Ganun po ang naging sistema namin. Trabaho kami po ng trabaho, pero wala po kaming sweldo. 3 months, lumagpas ang 3 months, 6 months, 1 year. Wala pong sweldo. Ang nararamdaman ko na lamang po ay hindi yung bang awa sa sarili kasi marami po mga kasamahan kami na nagsasabi, bakit di na lang kayo tumakas? Hindi ka naman po makakatakas kasi wala po kaming ikama. Ang ikaman namin, hawak nila. So, pag humawak at nahuli ka ng pulis, hindi mo alam kung mapupunta ka ba sa masama o sa mabuting ano. Kaya, ang ginawa ko na lamang po ay tinyaga ko na lamang po yun, mga ganong sistema. Awa ng Diyos, ako po inabot ng 21 months doon. Kasi yung po ika-21 months, ay sumulat ako ro sa misis ko. Kasi yun po ang sabi-sabi ng aking mga nagiging kasama mga Pilipino na emergency telegram na emergency vacation na ako gawa na mayroon masamang nangyari doon sa pamilya ko sa Pilipinas. Parang alibi para lamang po ikaw ay makauwi. So, ganun nga po yung ginawa nung misis ko. Hindi naman po, inignore lamang po yun nung aming establishment company. Wala. Kung hindi pa yung nagre-rental sa amin ang siyang nag-push na ako'y pauwiin sa damam, eh hindi po makakapunta ron. Nakahawak po ako ng sweldo, yung po ay bali. Yung pong nagpapatrabaho, yung kumuha po sa akin, yung nag-rent sa akin. Pilipino po yung coordinator. So, nakiusap po ako kung pwede makabali kasi may sakit po yung anak ko noon, kinumbulsyon yung anak ko noon na hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Kasi wala po ako talagang pera. Nagkakapera po ako yung pa-sideline-sideline lang ba? Yung katulad po ng mga ibang lahi rito na maglilinis po ng mga sasakyan. Ay, ang ginagawa ko naman po yun sa mga kasama ko.
pag-araw po ng Friday, nakikiusap ako rin sa mga kasama kong mga Pilipino. Ako na lamang po yung maglalaban ng kanilang mga pantalo na ginamit sa pagtrabaho. So, binibigyan po nila ako ng pera pagkatapos po. Yung ganito ko pong kamay, nagsugat-sugat yung gawa ng hangwas, brass, sabon, tapang. So, may maipangtawid lamang po sa aming sitwasyon. Pasalamat ako po at dahil marami akong mga naging mga kasamang Pilipino na mababait na hindi ka ituturing na iba. Meron nga pong noon po ay nagbigay sa akin ng cellphone para doon makatawag ako sa pamilya ko. May bumili ng SIM card kasi po noon ang SIM card ay napakamahal. 200 real yung SIM card. Ayun po ay kasama na yung ikama mo. Ay, hindi po ako makabili ng SIM card. Gawa po ng... Wala nga po akong ikama. Hindi po binibigay sa akin yung ikama ng establishment. So, yun. Yung isang kasama ko, yung isang Pilipino na kasama ko, nung sweldo niya, binili niya po ako ng bagong 3310. Tapos yung isa pong kasama ko sa kwarto, ibinili niya po ako ng SIM card. Personal po nilang pera yon. Ginamit niya yung ikama nila para lang po ako magkaroon ng sarili kong SIM card. Tuwang-tuwa po ako nun kasi matatawagan ko na yung pamilya ko, yung misis ko. Kasi nga po, sulat-sulat lang ang dati nun nung lumabas yung mga cellphone yan. 3210, 3310, mga ganun po yung nangyayaan noon. Hanggang sa napaka... Marami pong mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko halos maisip bakit nangyari yon. Kaya umuwi po ako noon, akala ko po ay makukuha ko lahat yung pera ko doon sa establishment na yon na pinasukan ko. Kinuwenta po nila yung lahat ng susweldo ko sa loob ng 21 months. Hindi malaki, tuwan-tuwa po ako kasi sabi niya, antay-antay lang daw po ako. Ako naman po ay nag-aantay siyempre. Ang nangyara lamang po ay noong ako po ay pauwi na, binigay na sa akin yung aking ticket. Saka yung pinatataka na yung aking passport ng visa. Nangyari po ay, ang binigay lang po sa akin ay 2,000 real puro, barya-barya pa, 10 real. So, halos hindi ko po yun matanggap. At ang sabi po ay, yung pera ko daw ay ibibigay na lang ay pag ako po ay bumalik. Tara po ako na pagsakluban ng langit at lupa. Yun. Sa looban po ng 2 taon halos, wala pa yata pong 5,000 real yung naipadala ko po sa aking mag-ina sa Pilipinas. Biruin niyo po yung kung gaano yung kasakit. Yung iisipin mo, gusto mo nang tumalun. Pero, hindi pwede. Kailangan. Kailangan lumaban. Naiiyak ako pag naalala ko. Saka na po yun. Next, ano na lang yun. Mahirap kasi. Yan lang po. Salamat po. Sana po ay mapanood nyo yung aking YouTube channel. Next parts na lamang po. Susuloy ko yung aking video na nadala lamang po ako ng aking emotional feelings. Salamat po.